Hello guys, welcome to my channel. Good afternoon. Check time, 4 o'clock in the afternoon. As promised, kaya nag-video ulit ako. Dahil kaninang earlier in the morning, kanina, maaraw. Ang ganda ng araw kanina. Ngayon, hapon, ayan, ang panahon, cloudy na. It's 4 o'clock in the afternoon. So, ito yun guys, ang front view ng aking bahay, ang aking place. Ayan guys, ipakita ko sa inyo. Ito sa bintana ako. Front view. Kaninang umaga, ano yun? Ano yun? Sa back view yun, sa aking kwarto. So, ito ngayon ang ano, yan. Front view. Yan. Yan. Sa baba, guys, as I said, nandito ako sa third floor. So, sa baba, ano, ayan ang view, ayan. Front view ng bahay ko, ayan. Guys. Did you watching, guys? Nag-update lang ako. Ayan. Kasi nag-promise ako na ipakita sa inyo ang ano, front view ng bahay. So, doon sa right side, yung sa right side na yun, yun naman yung ano, high road. So, sa likod lang ako ng mga shops. Sa North London ito guys. North London. Yun ang ano. Yan mga basis o dumadaan doon. Sa High Street High Road. Pinaka High Road doon sa gilid na yun. Yan. So ito yung ano. Yan. Front view. Click the link on the bottom of this video. It's going to take you to a page that looks just like this. And when you get here, you can enter your email address. Fully located pharmacies in malls. The Filipinos age 18 years old and above, particularly those belong to the A4 category, would be more encouraged to get the booster shot. We'll give a coupon where they can get 10% discount for the first 500 pesos na bibili nila sa one shop. There's an ambulance outside, and SM also has its own medical clinic here. Our pharmacists are also trained in terms of first aid. Bumarangkada na rin ang pagbabakuna ng booster shot sa South Star Drug sa Bayan-Bayanan Avenue, Marikina City. COVID vaccine din ng Sinovac at AstraZeneca ang gamit nila. Sa Taguig City, umaga pa lang ay dagsa na mga pumunta sa isang sangay ng ano store para magpa-booster. Sa Maynila, nagsimula na rin Philippine News ang Mercury Drug Quirino Avenue. Yan. Sa mga pre-rent TV Patrol, guys. Hindi mo na kami mag-accommodate ng walk-in na registration. Although, i-accommodate namin sila, pero for
the next day or depende kung i-cue namin sila. Yung bakuna tayo magsusupply. Okay. Yung ancillaries, yung mga syringes, tayo magsusupply niyan. Ano? So, yan ang suporta natin plus yung training. Pwedeng magpabakuna sa mga piling botika ang fully vaccinated adults maliban sa senior citizen at mga may comorbidity. Maaari silang mag-register sa LGU o sa pharmacy. Bukas naman nakatakdang magsimulang mag-rollout na rin ng COVID vaccine ang dalawang clinics at isa pang botika sa Metro Manila. Sabi ni Jovelyn Blanca Flor, pinuno ng Drugstores Association of the Philippines, ikinakasa na nila ang training para sa mga miyembro. Pero aminado si Blanca Flor na marami sa mga may-ari ng botika ang nag-aalangang sumabak sa training. O bago kami bigyan ng karapatan na tumurok ng bakuna, kailangan muna namin mag-training at kailangan namin magbayad para po mabigyan kami ng certificate. Free naman po yung sa Department of Health. May mga private individual kape na sila yung mag-a-assess, magbibigay ng exam. So yun po yung binabayaran namin. Kumbaga yung mga assessor o yung mga professor. Nasa higit 72 milyong Filipino adults ang target maturukan ng booster ng gobyerno ngayong taon. Vivian Gulia, ABS-CBN News. Nakapagtala ang Department of Health ng 31,173 na bagong kaso ng COVID-19 ngayong araw. Dahil dito, pumalo na po sa mahigit 3.3 million ang kabuuang bilang ng kaso sa bansa, bagamat may 5 laboratorio ang hindi nakapagsumiti ng kanilang datos. May 110 namang naitalang namatay para sa 53,153 na kabuuang bilang, habang nasa mahigit 26,000 ang nakarecover para sa mahigit 2,995,000 total recoveries.